showbiz fanatics Alden Richards and Maine Mendoza. Gaano nga ba kaapektado sa desperadong move ni BS? Dahil po sa mga lumulubog na mga programa. But before that, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Artista Life Updates, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Katulad nga ng lagi nating ginagawa sa ating channel, bago tayo magsimula sa ating bakbakan at sa mga impormasyon na nais ko pong ipaabot sa inyo, siyempre pasasalamatan ko po muna kayo dahil lagi kayong nandyan at lagi kayong nakasuporta at nag-aabang sa mga updates natin patungkol kay Alden at kay Maine Mendoza. So dahil po dyan ay meron po tayong mga POB na talaga naman minsan hindi naririnig ng lahat, and this time pabasahin po natin sa inyo. Sabi po ni Ma'am si Lilia Castro, right, mula nang mawala na si Alden, di na kami masyadong nanonood ng Itbulaga. Kung sino-sino ang pinapalagay sa Itbulaga, si Maha kung mag-ayos ay magbihes ng damit, parang aate ng party sa pananamit ni Maha. Kaya kung gusto nilang lumakas ang Itbulaga, ibalik ang original na mga Itbulaga. Okay, good luck. Yun. So ito naman po ang isa sa mga POV ni Ma'am si Lilia Castro, no, na isa rin sa mga tumigil na rin na suportahan ang programa ng Itbulaga, kasi karamihan talaga umalis na ayaw na talaga dahil parang umbaga na ubus na yung tiwala, yung trust, ba? Diba? Kasi mahirap kasi yung ganong puntos na parang you're going to parang pipigilan mo yung damage na nagawa, ba? Diba? And of course, sabi naman ni Ma'am Shi Esmeralda Olano, sabi niya, boycott ang EB, iwalay kasaya, walay kasaya-saya kay Bianca Truro. I don't feel any saya, kaya din ako nanonood. Silip minsan ay hit the face at presence ng gurang na inggitero at yung asawa niyang prag. Ayan, ito naman po si Ma'am Shi Esmeralda Olano, no, isa rin po siya sa mga hindi na rin sumusuporta. Alam niyo po, dati nung bata pa po ako, pagdating po ng 12 noon, alam ko pong Itbulaga na at talagang inaabangan ko po talaga yung programa na yan. Pero magmula nung naging isa ako sa mga talagang umaabang at nakasubaybay sa mga nangyayari dyan, parang nawalan na rin ako ng amor na manood, diba? Kasi kahit sino naman, diba? Pero just the same, nasa inyo naman po yung desisyon kung ano po yung gusto nyong gawin, kung susuportaan o hindi, diba? Kayo pa rin po ang masusunod dyan. So maraming salamat po, Ma'am Shi Esmeralda Olano. And of course, we still have another comments from Ma'am Shi Teresita Reyes. Sabi niya, sinabi mo pa walang kwenta na ang EB, kaya pa down na palabas nila, wala talagang katapat ang Aldab, kaya talong-talo sila sa It's Showtime, lalo na't bumalik na si Bong, trending agad. Dapat magsara ang EB, especially din na kinakagat ang TBJ pag Saturday, kasi nga diba kapag Saturday parang yun yung kanilang special day kung saan kompleto sila, nandun din ang TBJ na talagang nila panghatak daw nila dun po sa mga manonood. Minsan kasi nawalan na rin kasi talaga ng tiwala at saya yung iba po mga sumusuporta noon sa TBJ na dati kinatutuwaan natin sila, pero sa ngayon kasi parang nagbago na yung lahat, kaya hindi na rin nila talaga masasabi na sila talaga yung magic mula nung inalis nila yung presensya ng Alden Richards at Maine Mendoza, na ngayon libreng-libre naman si Alden diba? Pero dahil nga sa mga ganyan, parang tinabangan na rin si Alden na bumalik. Sabi naman ni Ma'am Shi Agnes Geraldo, thanks sa update kay Alden at Maine, Ma'am Artisa Life Aldab forever since 2016, salamat sa Paul Carson family sa pagpapadala ng pampagood vibes na video at photos. Ang saya at memorable ang bakasyon ng Paul Carson family, kasama syempre si Maine at kids. Ayan. So nagpasalamat nga tayo dun sa mga pinapadala nilang video, no, katulad si Raisa, Paul Carson na mayat maya po talagang binibigyan tayo ng updates kung ano po yung mga highlights at nangyayari sa loob mismo ng noon po sa Japan, kahit po wala tayo doon, 'di ba? At least may mga impormasyon tayo na nalalaman at mga videos na nare-receive coming from those people behind them. So hindi man natin sila makita ng personal, marinig ng ganun or
matouch ng personal, di ba? Pero meron tayong mga tao doon na mapagkakatiwalaan natin na talagang nagbibigay ng update sa atin every now and then. Kaya naman maraming salamat sa Paul Carson family. And of course, marami ding salamat sa inyo kasi bahagi po kayo ng channel na ito at mahalaga po kayo sa channel na ito. At syempre, huwag niyo rin kalimutan na mag-leave ng comments sa comment section. Okay po? So ngayon, let's talk about our proper topic for today's video, no? Dahil, eto na nga, dahil kumpirmado na nga na nasa Pilipinas na ang Paul Carson family, dahil may post na po si Miss Raisa na nakasakay na sila sa kanilang sasakyan. At sabi pa nga ni Raisa dun sa Instagram post niya na naubusan na ng gas, di ba? At nakita natin na may tricycle na sa paligid, which means nasa Pilipinas na nga sila kasi wala namang tricycle sa Japan. At ganun din naman, nagpost ang ilan sa mga fan na nagpa-picture po kay Mr. Alden Richards dun po sa airport na talagang nasa Pilipinas na nga sila. And ngayon, pag-usapan natin to, no? Dahil kahit po sobrang saya ng mga nangyari within the day or dun po sa past few days, eh meron din naman mga bad news na sana ayoko sanang maging hindi good vibes po yung ating balita, ba? Diba? Pero ganun talaga, eh, dumadaan talaga tayo sa mga ganun pagkakataon, hindi natin maiiwasan. Kasi sa mga ganitong pagkakataon lang natin is mabibigyan natin ng ano liwanag yung mga bagay na minsan nalalabuan tayo. So ngayon, pag-usapan natin to kasi po dahil nga po, syempre trending at laging pinag-uusapan ngayon patungkol sa kung nagbuntis ba si Maine, kung hindi ba nagbuntis, hanggang sa may mga pagtanggi, may mga videos na nilalabas. So, which means na hanggang sa ngayon, talk of the town pa rin po yun. At hanggang sa ngayon, marami pa rin pagtanggi at marami pa rin mga itinatago, diba? Kahit marami ng evidence na lumalabas. Pero, alam nyo po ba na yung pangyayari na yan ay isa sa mga ginamit na desperate move ni BS o ni Bossing para po talagang pataasin yung pong lumulugmok na rin na programa nila, na nag-iisang programa nila sa GMA kasama si Maine, kung saan eh, ginawa nilang buntis si Maine. Ayan, ginawa nilang katatawanan nagbuntis si Maine doon po sa ano na yon, sa programa na yon, kasi gusto nilang makatch yung attention ng mga Aldab Nations, eh, dahil di ba tayo lang naman talaga yung nakikipaglaban patungkol sa mga bagay na ito. Pero ginamit ito ni Mr. Big Soto or Bossing doon po sa kanilang programa sa Daddy's Girl to catch all the attention of those people who believes that Maine Mendoza got pregnant and having a kids. At is parang kumbaga, ang take ko lang dito, parang naging ano eh, naging katatawanan yung pagiging isang ina ni Miss Maine Mendoza. Parang naging katatawanan lang sa part ng maraming manonood na imbis na dapat yung mga ganitong bagay ay hindi po ikinokonekta dito sa ganitong klase ng programa, 'di ba? Pero ginawa nila 'to bigla para makatch nga naman yung attention ng maraming manonood. At ngayon, pinagtatawanan na ngayon yung mga history na to. Ang tanong, paano kaya imbis na magamit pa nga ito para tumaas yung rating ng Daddy's Girl, parang lalo atang lumulugmok, di ba? Kasi parang hindi po maganda yung kanyang intentions sa paggawa ng ganitong segment. Hindi po natin alam kung sino po ang utak dito, pero alam ko syempre, kilala nyo naman po si Direk Mike na siya po yung director, di ba, ng Daddy's Girl, na yung director na nakaaway ng mga Aldab, na talagang saan ka makakahanap ng director na nang aaway ng mga fans, di ba? At ganun din, kung mababasa po natin, grabe, no? Hindi natin alam kung anong ginagawa ng GMA sa karir ni Miss Maine, dahil sobrang dami po ng mga news na kumakalat na paninira po sa kanya. At parang kumbaga parang tinitake nila yung kasabihan na good or bad publicity is still publicity. Kaso nga lang, parang kapag bad publicity kasi, imbis na yung good yung matatandaan ng tao, mas natatandaan nila yung bad publicity. Kaya bagay na ikukundi na nating lahat, hindi natin gusto na makikilala si Maine sa ganong mga paraan, di ba? Meron namang ibang paraan para po gawin ni Bossing yung kanyang way para po talagang mas tumaas yung rating, kumbaga yung pagtanggap ng tao dun sa programa nila. At ang alam ko po is hindi na rin ganun ka
kataas at mataas ang engagement nitong programa na to. At kapag nagtuloy-tuloy po yan, maaaring isa na rin yan sa mga programang liligwakin ng GMA. So, ano kaya ang mangyayari, no, na parang medyo ano to, katitisoran to dun sa ano, sa dito sa pagkataong nani ni bossing, 'di ba? So kayo na po ang musga. Salamat po sa panonood. God bless everyone.